Hello, welcome back to my YouTube channel. At ngayon naman po, magluluto tayo ng utong na lame! First and foremost, wow, English yun ah. So, magpapainit po muna tayo ng tubig. Tapos, pag kumulo na, ilalagay po natin yung ating lodong na lame. So, bakit ko po ginawa yun? Para po mamatay yung preservative na nasa ating udong na lame. Huwag po nating pakuluan talaga siya na sobra-sobra yun, maluluto talaga siya. So, kukunin na natin yung preservative and charan. Yun, so yun. Okay na ito. Pwede na natin isalin siguro ito. I-mix-mix muna natin. Then, wait na lang natin ng ilang minuto. Then, yan, medyo okay na siya. So, pwede na natin siyang iset aside. Pwede na natin patayin yung afoy. Patayin na yung afoy. Yan. So, para isalin na siya. So, ayun, isasalin na natin siya sa strainer para po bawala na yung tubig. Para hindi din siya, tawag doon, malata. So, ito na po yung ingredients. Yan po yung mga gagamitin natin. Mamaya, isa yan. So, patuluin po muna natin. Then, gisa na po tayo. Then, gisa na. Painit na tayo ng ating kalin. Yan. So, mantika first. Tapos, gisa na natin yung ating mga lemes or ingredients. Pag mainit na yung ating mantika, pwede na natin ilunod yung ating sibuyas at ahos. Yan. So, spread lang muna natin para lahat siya. So, ayan. Inuna ko pa talaga yung ating sibuyas. Susunod natin mamaya kaante ang ating ahos. Kasi sa klase po namin, inuuna po talaga yung bumbay or sibuyas. Kasi meron po daw siyang water para hindi po masyado masunog kaagad. Ganun po. Pero depende naman din po sa inyo kasi noon po sa bahay po talaga sila lola. Kahit ngayon sila lola. Ang una po talaga is ahos. Pero dahil ako nag-aral ako, so i-apply natin yung natutunan natin sa paaralan, diba? Pero, pwede pa rin naman din gamitin yung ahos muna-una. Mabango din naman kasi kung ahos muna-una. Depende na lang din sa inyo. So, ayun, ilulunod na natin. So, huwag natin papagudin. Papagudin. Huwag natin siyang gawing talagang dark brown. Yung katamtaman lang. Ganon. Para udong na lame. So, pwede na natin ilunod yung ating kamatis. Kamatis. So, ito fresh from ref. Yung kamatis natin. So, ayan na. Ihalo-halo lang din po natin. Ayun, medyo tumatalsik na yung mantika natin. Masakit, makatama na. So, ayan, pwede na natin ilunod yung ating sardinas para sa ubong na lame. Ubong na lame. Ayan. Lagyan na natin ng kaunti lang naman, tubig. Ayan. So, mamaya, lalagyan din natin yan ng tubig. So, may pinainit naman kami na pinakuluan na water. So, dun kami kumukuha ng pangsabaw para mas madali yung pagluluto namin. Ayan, multitasking. So, tulong-tulong kang lola. Yan. Pag kumulo na yan,
perfect na. So, pakuluin lang muna natin ng kaunti. Lalagyan muna natin ng asin. Asin. Yan. Okay na yung asin siguro. Katamtaman lang. So, sa mga video po nakikita nyo naman, hindi kami masyadong nagbibitsin. May bitsin naman kami, pero parang for important lang siya. Ha? Hindi ba importante yung pagkain? Hindi naman talaga. I mean, parang minsan lang, once in a blue moon lang kami naglalagay ng bitsin. Yan, so ilalagay na natin yan. So, luto na naman yan eh. So, konting pakulo na lang yan, and then luto na yung ating udong na lami. Udong na lami. So, ayun po. Medyo okay na siya. Lalagyan lang po natin ng tubig. So, dahil may pinakulo po akong tubig dyan sa gilid, yun na lang po ang gagamitin natin. Para medyo dumami naman yung sabaw. Yun. Salamat, Nanay. So, ayun. Halu-haluin lang po muna natin. Yan. So, set aside po muna natin. Ano i-set sa side? Char lang. Pero pakuluan po muna natin siya para po kumulo. Kumulo. At saka mag-mix po yung kumbaga flavor na kung nandyan na sa udong na lamit natin. So, ayun po, luto na po yung ating udong na lami. So, papatayin ko na ng ating udong na lami. At isa-serve na po natin. At kakain na po kami. Kakain na kami ng udong na lami. Ayan na po siya.